update, update ulit tayo. Kasi alam ko kapag matagal-tagal na akong din kakapag-upload ng video, nag-aalala kayo. Salamat sa mga concern nyo. Maraming maraming salamat. Nakakapagpataba ng puso. Kaya ako patingay lang nakapag-upload ng video. Kasi ang dami kong mga sinasagot na thank you card. Ang dami. Parang every 2 weeks matatambakan ako. Ang daming napapakita ng concern. Maraming maraming salamat po sa inyong love and concern and prayers. Sobra. Pag hindi ko sinagot to, nahiya naman ako kasi, diba, dito sa Amerika, napaka-importante ng appreciation para sa kanila. Ito pa, oh. Bago ako pumunta ng LA, ang dami kong mga friends. Wednesday, Thursday, Friday. Sunod-sunod. Pagod na pagod ako. Kaya gusto kong pumunta ng LA kasi panay ang dalaw ng mga friends ko. Ito yung nagustuhan ko sa thank you card ko. Ang ganda. Ang ganda. Meron akong good news sa inyo. Hindi na ako umiinom ng pain reliever. Kasi diba sabi ng aking oncologist, pain reliever na lang daw ang maire-recommend niya sa akin. Hindi na ako umiinom ng pain reliever. Kasi sinubukan ko lang yun eh. Kung ano ang epekto, anxiety, depression. Hindi ko nakilala yung sarili ko. Tsaka natatakot ako pagkagabi. Kaya tinigilan ko na ang pag-inom ng pain reliever. Ang nakakatulong sa akin, yung juicing. Everyday talaga nag-juicing ako. Medyo hirap akong magsalita, mga kabukol. Sana hindi ito Bell's Palsy. Kasi ano eh, namamanhid yung ano ko. Yung lower lip ko. Sana epekto lang to ng necrosis ko. Hindi na ako umiinom ng pain reliever eh. Kasi nga, ang side effect sa akin, sobra. Eh, paano kapag yung mga pain reliever na iniinom ko ay wala nang epekto? Ano na ang susunod? Pero nakakatulong talaga ang juicing sa akin. Napaka-importante. Yung ano nga eh, yung hospice nurse ko, tatry kong pakita kung ano yung napag-usapan namin. Kasi, ewan ko ba kung nabanggit ko doon yung hindi na ako umiinom ng pain reliever. Nagulat yung nurse ko eh. Kasi sinabi ko sa kanya, anything na makakapagpakirot ng buto ko, iniiwasan ko yun. Sobrang maingat na ako sa kinakain ko. Alam nyo ba, ang mga nakakapagpakirot ng buto ko, pork, beef, chicken, turkey, at saka kanin. Hindi na ako kumakain ng kanin. Sobra, kapag kumain ako ng kanin, kikirot ang mga buto ko. Eh, ayokong kumikirot ang buto ko. At ang buto ko, kumikirot sa gabi. Minsan, may mga pagkakataon na hindi na niya pinapakinggan yung mga pain reliever, kaya ayokong mangyari sa akin yun. Kaya lahat ng mga bagay na makakapagpakirot ng buto ko, iniiwasan ko. More on salad ako, at saka more on salad, more on juicing, more on fruits. Ganyan ang kinakain ko. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ako siguro tataba. Kasi ayoko talagang maranasan yung pagkirot ng buto ko. Ayoko. At saka, ayokong minum ng pain reliever. Ayoko talaga. Kasi nga, hindi maganda ang side effect. Nahihirapan ako. Pero,
alam nyo, nakatulong din sa akin yung mga friends ko dito. Na sila Mary Lou, Rose, Ate Nora, Ruina, tsaka si Joanna, yung mga yun. Ang laking bagay sa akin ng ano, ng may nag-check palagi para sa akin. Para kung may 24 hours nurse. So, ayun lang ang update sa akin mga kabukol. At saka, alam nyo, yung food supplement na iniinom ko, mukhang nag-work talaga. Mukhang nag-work. So, napakaaga pa para sabihin ko yun sa inyo. Kasi ang sabi nung ano eh, nung sabi nung friend ko, after 3 months daw ang epekto. Pero wala pang 1 month, parang nararamdaman ko na yung epekto. Yung food supplement na yun ay doctor dito sa US ang naka-discover. Doctor dito sa US. Kaya certified doctor. So, ipapakita ko sa inyo yung video nung aking hospice nurse. Kasi yung hospice nurse ko, every week, binibisita ko nun. So, panoorin nyo muna to bago ko magpaalam. Eh, hindi. Magpapaalam na ako. Salamat mga kabukol sa mga concern ninyo, sa mga basta sa mga prayer ninyo. Love ko kayong lahat. Thank you for watching. Pero panoorin nyo muna yung aking video ng aking hospice nurse. How's it been going this week? Good. It looks like it. We might get some storms. It's kind of that overcast feeling. So it's not as hot as it's been. Right. How are you sleeping? Most of the time I sleep good. Okay. I sleep good. So about 10, 12, 14 hours? No. I sleep like 8 hours. 8 hours? How about naps? Nap? Uh-huh. Like 30 minutes? Okay. So about 8.5 hours maybe total. How about, my favorite question to ask, have you had a bowel movement today? Of course. How about with the pain? Still doing the hydrocodone about every other day? Or are you having to do it every day? I don't take it anymore. Okay. I'm just going to listen to your heart. I'll listen. Kind of write your lungs right here. Deep breath. Again. And again. And again. Good. Okay. And listen just right here very gently. Okay. You tell me. I'll let you put the stethoscope in so it won't be uncomfortable. Yeah. Okay. I need to breathe normal. I'm going to listen to your heart. Right. Good. Your heart sounds really good. It's 116. We'll get your blood pressure on this arm. Kind of sensing up. And then I'm just going to just do a measurement from here to here and here to here. Yeah. Of that wound, if that's okay. All right, dear. Any headaches at all? No. Good. I hope. It will not. Yeah, absolutely. Uh-huh. Uh-huh. Wow.
Let me just get a little tape measure. This is the measure there. Now, is there anything, any dressing supply wise from me? No. Yeah, because I know that they ordered you a whole bunch of stuff. Yeah. Okay. Like I said, I'm just going to do a little measure. I'm going to do a little measurement of your arm, too. We do that the first of each month. Let's see. We'll measure that What I'm measuring is for arm circumference, and that checks your muscle mass, which kind of correlates with losing weight. Oh, wait. So we're going to do your July, and you are 18.5, and we're doing this in centimeters. So I'm just going to get some landmarks. That's 24, so we'll go up 12. There you go, sweet pea. We got 18.5 steel. Yay!